Nandito po tayo ngayon sa kusina nila Nelson at Lalaine. At magluluto po sila ng sinigang na baka. Ibibidyo ko po sila para makita nyo kung paano sila magluto ng masarap na sinigang na baka. Wow! Kung naalala nyo, nabanggit ko dun sa video ko nung nakaraan na umatan kami ng birthday ni Nelson. Excited kami laging pumunta dito sa kanila pag may handaan kasi nga masarap silang magluto. Kaya naman, ni-raid natin ang kusina nila. At ito nga po yung isang menu, yung sinigang sa baka. Sila Lane po yung pinaghihiwa ni Nelson ng mga sangkap at si Nelson ang magluluto. Naghiwa na po siya ng sibuyas at kamatis, hindi niya yan lalagyan ng bawang. Tapos yung mga gulay na sahog, yung labanos, yung pechay at saka yung sitaw. Parang pechay ano yan eh, yung ginagamit sa miso. Ano tawag dun? Mustasa pala tawag dun. So pinakuluan na po nila kanina sa pressure cooker yung baka para mas mabilis pong lumambot. Ngayon po na malambot na, hahanguin na po nila yung meat para isama po sa pag-isa at si Nelson po ay magigisa na. Yan naman pong pinagpakuluan ng baka, yan po ang gagamitin pang sabaw mamaya. So ayan po, nagpainit na po si Nelson ng mantika sa kawali at magigisa na po siya. Una niyang nilagay ang sibuyas and then after ng sibuyas ay yung kamatis. Pagluto na yung sibuyas at kamatis, ilagay na po ang meat ng baka. Sangkutsahin ng 1 to 2 minutes. Then, lagyan natin ng patis para pampalasa. Tansyahin lang po natin yung ilalagay natin para hindi siya ganong umalat. Pangkutya sa patis. Takpan muna natin ng 1 to 2 minutes ulit para lumasa yung meat dun sa timpla. Saka po ulit haluin. Pag okay na, ilagay na po natin yung sabaw ng pinagpakuluan kanina ng baka. Then next na ilagay yung labanos na sahog at takpan ulit natin hanggang sa kumulo. Habang iniintay natin kumulo, hugasan muna natin yung iba pang sahog, yung sitaw at yung mustasa. Yung labanos kanina na hugasan na yun, hindi ko lang na-video. Nung medyo umusok-usok na, inalis na ni Nelson yung take para ma-check namin yung mga nangyayari sa loob ng kawali.
after niyang haluin, lalagyan niya ng konting bechin para dagdag lasa. Susunod po niya ilalagay yung norsang palok para pampaasim sa ating sinigang. Ilagay na po natin yung sitaw, yung pangalawang sahog ng ating sinigang. Nung kumulo na, nilagay na rin po niya yung dalawang pirasong siling berde. Then last pong ilalagay yung mustasa. Ito kasi yung pinakamadaling maluto. Luto na po ang ating sinigang sa sampalok na ribs ng baka. Amoy pa lang po ay mukhang mapapa-anlirize na naman ako. Dumayo pa ako talaga dito. Naglalagay na po si Nelson sa mangkok at kami po ay kakain na. Nakikain pa nga. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Bye-bye.